Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung liability ng isang co-maker sa utang. Ano bang pagkakaiba sa co-maker sa isang guarantor? Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung ano ba yung tinatawag na co-maker? May liability ba ang isang co-maker sa isang utang? By the way, itong tinatawag na co-maker, common po ito yung nagpa-loan sa mga bangko, yung sa mga lending institution. May isang, yung kaibigan mo, humingi sa iyo ng perma, papermahin sa isang papel, ba't dapat mong basahin yan? Kasi may mga obligasyon yan. Okay lang sana kung yung kaibigan mo marunong magbayad sa utang. Ba't paano naman yung kaibigan mo, kamag-anak mo, hindi marunong magbayad sa utang? May obligasyon ka ba bilang isang co-maker? Hindi, dapat mong basahin yan. Bakit? Normally, ang nakalagay sa papel, ito ang nakalagay sa papel. If you are a co-maker, pupapayag ka na ikaw ang mabayad sa lahat ng utang, sa buong utang. Yung umutang, o yung nagpa-utang, pwedeng mangolekta sa principal debtor, yung kaibigan mo, pwedeng mangolekta sa'yo bilang isang co-maker, kahit na hindi sila kumolekta sa kaibigan mo, dumiretso sa'yo bilang isang co-maker, pwede rin yun, or both. Sabay-sabay sa co-maker and sa principal debtor. Pwede silang mangolekta. So, walang, ibig sabihin, parang kang isang principally liable sa utang. But of course, kung ikaw yung nagbayad sa utang, may right ka to ask for reimbursement. Yun yan. Ibig sabihin, kung pumirma ka as co-maker, parang ikaw na rin yung umutang. Kasi pwedeng ikaw yung magbayad sa buong utang kahit hindi mo alam. So, moral lesson, dapat mong basahin lahat ng papel na pinapirma sa'yo, lalo na sa mga bangko na humingi ng mga clearance, mga papel, as a requirement sa isang utang, kailangan mong basahin word for word. Kasi normally, pag isa kang co-maker, ang lumalabas dyan, ikaw yung principally liable kahit wala kang natanggap na kwarta, wala kang natanggap na pera kasi yung kwarta or pera na yun, dun sa kaibigan mo, papel lang natanggap mo, pwedeng ikaw ang magbayad sa buong utang. Ano naman pagkakaiba sa isang guarantor? Iba yung guarantor sa isang co-maker. Kasi pag co-maker, sa lawyer, ang tawag doon surety. Pag surety, ang ibig sabihin doon, ikaw yung principally liable. Ang isang nagpa-utang, pwedeng mangolekta sa principally liable. Yung umutang, pwedeng sa'yo as co-maker or surety, yun yan, principally liable ka. But ang guarantor, iba yun. Ang guarantor, pwede yung nagpa-utang, mangolekta sa utang sa guarantor only pag na-bankrupt na or naging insolvent na si principally liable. Yung nangutang talaga, kung na-bankrupt na, insolvent na, wala na talagang pag-asa magbayad yun, dun pala sila mangolekta sa guarantor. Ibig sabihin, may effort pa yung nagpa-utang, si creditor, may effort pa na gawin, na hanapin yung principally liable, yung nangutang, hanapin, kolektahin, kung bankrupt na, insolvent na, dun pala silang pwedeng mangolekta ni guarantor. Unlike if you are a co-maker, pwede na silang dumiretso sa'yo. Hindi kailangan na nag-effort sila na hanapin yung principally liable o yun ang utang. Pwedeng sabayin, mangolekta, sabay. Pwedeng dumiretso sa'yo bilang isang co-maker kasi ang isang co-maker is also principally liable. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353.
Then sa Facebook page po natin, pwede kayong mag-like, mag-share sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Thank you po!